your first featured ballad of the evening, presented to you by Harrow International Promotions and Five Star Entertainment Incorporated of USA, promoter of John Harrow. This is 8 rounds of boxing in the bantamweight division. Judges for this contest, Fernando Battisti, Hugo, and Arnieta. Your referee in charge of the action inside the ring, Eduardo Nobleza. Ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with white, and the official weight 118 pounds, with a professional record of 6 wins. 3 wins coming by way of knockout with no defeat. From Southern Boxing Stable of General Santos City, introducing Arvie De Niga. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white with gold, and weighing 120 pounds, is the former WBC Super Flyweight Champion of the World from Harrow Boxing Team of Binibana, Rizal. Ladies and gentlemen, Sonny Boy, the Bullet Harrow. Round 1. For the 10 rounds of action. 10 rounds to? 8 lang. Ay, 8 rounds lang. Hindi pa payagan si Aljo ng 10 kasi nag-taon din siya ng stop. Kaya 8 round lang ang ano, binigay. Ang tingnan natin to. Former WBC. Young versus old boxer. Sino kaya magwawagay, mga kaibigan? Former world champion. Former world champion versus the young boxer from San Juan, Arvie De Niga. Di ba yan ang dapat ang mga kalaban na yun, no? Yes. Experience versus prime, no? Pero ito si Arvie De Niga, isang gold medalist. Maraming gold ang nakuha nito sa mga palat ng bansa. Philippine team. Hindi siya Philippine team. And ito, kasabayan ko to sa batang Pinoy hanggang sa palang Philippine National Games. And takot niya lahat yung mga gold niya yun, ha? Natingnan natin ngayon. Arvie De Niga is a 6 round, he have 6 wins and 0 loss, the undefeated. And Sonny Boy Haro is much experience there. Pero eto. As you can see, puro sukatan lang yung dalawa. And pariyo kasing mga veterano kasi itong kalaban ni Arvie. Hindi niya kaya, hindi niya pwede sa bayan. Kaya hindi niya pwede ano, out lang sa good body siya. So, kailangan niyang i-outbox. As you can see, Arvie De Niga using his jab and his footwork, throwing straight. Oh, pero ito, good straight there. As you can see, Haro is aggressive and ito. Naghihintay ng itong si Haro, naghihintay ng mga may patama yung lakas nito, pero itong si Arvie doing his distance, and ito
hirap pumasok dito si ano. Good street there, man. Ito. Parang nangukoy lang ng ano. Oh, ng straight. Ito, RV Diniga versus Sunny Boy Haro. Tingnan natin anong magiging adjustment nito. Anong magiging adjustment ni Haro ng Sunny Boy? And ito, good upper there ba? Sunny Boy. Oh, no. Unlit nila, no? Pero bantam, no? Parang Kevin? Mas hindi bigat na eh. Ang bigat na? Oh, good. Body. Morok yung Luto Reyes yung mga gamit na gloves, ha? Sasakit yan. Luto Reyes? Nipis, no? Nipis niya. Counter there by RB and follow up by his combination, but ito Sunny Boy Haro doing a combination there. Ayun, dahil yung kailangan gawin ni RB dito is kailangan lang niyang i-outbox kasi hindi niya pwedeng ano yun. Good street there by RB. Kaibigan, oh no. Sunny Boy Haro dito. Tatayo pa kaya ito. Pero ito. Ganda ng street. Nahuli si Sunny Boy doon. Pero ito, follow up there by Kaibigan, RB. Mukhang hindi matatapos po ang schedule na round eh. Mukhang dito pa lang. Ito, Sunny Boy ha. Yung doon pa rin kasi ito eh, veterano ko eh. Pinagpag lang yung ano, pinagpag lang yung pagkabagsak niya eh. Kailangan dito ni Sunny Boy Haro ay hindi ito niya kailangan labanan sa distance. Eh, kailangan niya dito ang pasukin. Yung ba parang Kevin ang dahilan, ano? Dapat? Yes. Kasi gawin dapat ni Haro, ganun. Pasukin ang pasukin. Oo, oh, kasi as you can see, maganda yung fundamental nito ni RB. Maganda yung jab, maganda yung mga counter street. So, kailangan mo dito, hindi mo hintayin ito yung mga sumas. Hindi, kanta ba? Ayo. Alright, here we go. Coming up to the third round again. Sunny Boy Haro versus RB Diniega. Ito, tingnan natin kung mga bawi ba siya dito. Kailangan niya mag-adjust dito. So, huwag niyang hintayin yung mga makatama itong si RB. So, kailangan niyang mas aggressive and kailangan niyang pumasok ng pumasok gaya nito. So, ito lang ang dapat niyang kailangan gawin. Hindi niya kailangan ni Haro na magipag-pormahan dito. Kasi pag nagpo-pormahan, mas kita naman natin na doon nga, pinasukan siya ng straight ni RV. So, eto, kailangan niyang hindi mag... oh no, that's big cut there by Sunny... Sayang, pinigil yan. Pinigil.
stockade. Ito. May target na si former. Ito, mas lamado na itong si ano ha, kasi may cut na dito si RV. So, mahirapan lang makakita ito si ano. Meron ng sagabal sa mukha niya. And ito, as we can see, Aro ng buhayan, nakaamoy ng dugo. And ito, round 3 pa lang to ha. Oh. Body shot there. Ng strip? Oh, body shot again. Tugod. Normal sila lang kinukuno. And eto. Kailangan hindi maging flat footed itong si Asano Boy Haro dito. So, nice body shot there. Kailangan niyang pasukin ang pasukin to. Matod. Huwag niyang hintayin na maka-forma ito si RV. Yun yung kailangan gawin ni Haro dito. Oh. Yan, kailangan ganyan gawin ni Haro dito. Pag-sure niya lang. Kaso mataw kung nakaano na. Sana ko'y Haro. Grabe din yung tibay nito ni ano ni Haro. Tibay na yung ano talaga, yung da. Pagod. Sign of aging na talaga. Ito. Seconds out. Five. Alright. Round 4 na diba? Round 4. Ito na, round 4. Napakaganda ng kinagawa dito ni ano ni RV, no? So kailangan dito ni Haro ay pasukin to, huwag hintayin talaga, kasi pag hinintay niya mat sila nila nito ni Hino, no? Kung natuloy ang laban. Oo. Magandang laban sana kung natuloy sila ni Hino. Round 3? Round 3? Parang Gavin? Hindi mo dinidiin eh. Natapag ka sa sugat eh. Eto. Naman, kitang kita. Good straight again. Winner by knockout, RV is...